Magandang araw sa inyong lahat. Ang gagamitin natin ngayon ay copy and paste ng Microsoft Excel. Magsimula tayo sa cell address A1. So, puntahan natin ang cell address A1. Mag-zoom in tayo gamit ang zoom bar. Dito sa A1, guys, dito natin type yung mga numbers or text or letters or special characters na gusto nating ipasok. Automatic, kapag ka nag-type tayo halimbawa ng number na 23, papasok lang yan sa cell na yan kapag ka nag-press tayo ng enter key. 34, 45, 12, etc. Okay. Halimbawa naman, gusto nating gawin or lagyan ng comma ang mga numbers, select lang natin ang cell address A1 hanggang A4. Tapos, pumunta kayo dito, under ng home, piliin niyo yung comma style. Dito, magkakaroon siya ng 2 decimal places. Halimbawa, gusto nating dagdagan pa ng decimal places, puntahan niyo lang itong increase decimal. At dito, lalaki yung value niya. Kung gusto naman natin bawasan ng decimal, pumunta lang tayo sa decrease decimal. Gusto natin gawing whole number, decimal pa rin tayo. Kung gusto naman natin, guys, na lagyan ng percent, i-click nyo lang to at automatic, magkakaroon na siya ng percentage value. I-click lang uli ang percent at o kaya naman, i-click natin yung undo. So, babalik siya sa original state niya. Kung gusto naman natin ng currency, click nyo lang to at maaari kayo mamili dito. By default, naka-English United States to. Kung gusto nyo gumamit ng more accounting formats, click lang to. At maghintay ng ilang segundo para ma-load. At eto na po siya, pupunta siya sa accounting. Pwede kayo mamili ng symbol. Napakarami po ninyong pwedeng pagpilian ng monetary value. So, since nasa Pilipinas tayo, gagamit tayo ng P. O kaya naman, guys, yung word na PHP. So, ipag-tap P sa keyboard, hinanapin natin yung PHP, at i-click ang PHP symbol. Click OK para umepekto ang ating monetary value. Okay. Halimbawa ay nag-type muli tayo ng mga bagong numero sa bandang kanan sa B1, 45, 34, 36, and 23. Ngayon, gusto natin kopyahin ang format na nandito sa cell address na to. Ang gawin lang natin, i-select ang cell address A1 hanggang A4. Gumamit tayo ng format painter. Ang purpose ng format painter, kukopyahin niya yung mga formats na ginawa natin sa unang mga cells. Select ang format painter at ipahid sa cell address B1 hanggang B4. And test po, kapag hindi nyo makita mga numero, mag-double click lang between cell address B saka C. At ito na po yung itsura, magiging itsura ng mga susunod natin mga numero. Yun po ang gamit ng format painter. Sunod ay, ano natin kukopyahin yung cell address B1 hanggang B4 papunta sa cell address C1. Select lang yung cell address B1 hanggang B4. Mag-right click sa sinelect na cells gamit ang mouse. Hanapin natin, guys, yung copy. At pumunta sa cell address C1. Mag-right click tayo sa cell address C1. Then, sa pag-paste na ito yung mga shortcut na pwede natin pabilian. Pwedeng piece, pwedeng values only, pwedeng formulas, pwedeng transpose, pwedeng formatting, at pwede rin naman na link. So, sa kaso natin, para makita nyo yung long method, pwede nyo rin gamitin to. Ito yung mga shortcuts na makikita nyo rin sa loob ng paste special. I-click ang paste special. Ibig sabihin, kapag ang gusto nyo lang kopyahin, guys, ay yung mga values, pupuntahan nyo lang yung
option na values. Kokopihin niya lang ay mismong numeric value or the whole number itself. And mag-click OK. Ito na po yung kakalabasan ng ating kinopya. Na maaari nyo rin makita sa loob ng mga ito. Ito yan. Values yung pinaka-shortcut niya. Okay? So, maaari nyo pong pagpilihan yan. Sunod naman guys is paano kapag gusto nyo kopyahin itong mga values na ito at gusto nyo i-transpose horizontally. Hindi nyo na kailangan i-transpose ng isa yung mga yan. Bagkos, mag-click lang kayo, then copy ulit. Then, pumunta sa cell address D1 at mag-click mo ulit. Punta nyo yung paste special. Then, hanapin nyo lang guys, transpose. Nasa na yung transpose, hindi ko siya makita. Ito siya sa bandang baba. I-click lang ang transpose, click OK. At ang mga cell na ito ay makokopya ng frontal. Ayun. So, pinakamainam na gamitin yan kapag napakarami yung numero na babagamitin. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you and have a nice day. Bye-bye.